Bus na kilala Jimmy. Ilang buwan pa lang tayo magkakilala. Handa kitang pakasalan. Sabel, nahanap ko na ang tatay mo. Sasalubungin natin siya mamaya sa istasyon ng bus. Kunwara, may dadating dito na tatay! Ayoko na sa inyo! Sabel, anak! May mapakilala ako sa'yo. Iba talaga yakap ng tatay. Simula sa araw na to, hindi na ako singaw. Kompleto na ang pamilya ko. Wala nang kasalan, anak. Wala ka na rin, ama. Sinungaling! Ang sabi niya, muna tayo! Dapat hindi mo siya pinaalis! Jimmy, gusto mong magsayaw tayo? Mama, ako po, isasayaw kita. Enjoy yourself. Okay. Lolo! Oh? Si Mama po, malungkot na naman. Bakit na? Ah! Wala kang karapatang ipahiya kaming mag-ama. Sayaw tayo. Akala ko ba hindi ka marunong? Sumayaw tayo. Love you, Jimmy. I love you too. Salamat ah. Alam ko napilitan ka lang. Dahil tumatanaw ka ng utang na loob. Hindi lang utang na loob eh. Pinagbataan ng pamumuhang babaeng mahal ko. Hindi ka magsisisi. Magiging mabuting asawa ako. Mamahalin kita. Hindi mo hahanapin ang tatay mo. Hahanapin? Pero hindi ko aawain ng nanay ko para lang mailabas ang tatay ko. Gaya ng ginagawa mo. Kapag nahanap mo ang tatay mo, ano gagawin mo? Papauwiin ko siya sa amin para buo na kami. Papagpatuloy mo yung pag-aaral ng Bible, ha? Kahit wala si Mama. Promise? So, okay, pupunta.
tayo. Regalo kasi ng papa, trip to Europe. Babiyahe pa tayo para magtitigan lang. Huwag tayong tumuloy, sayang lang. Pwedeng iparibok. Huwag niyong sayangin ang pera ko, ha? Siya nga pala, meron akong dala. Masusurpresa kayo. Kumpleto na, pamilya nyo. Wala na kayong hahanapin pa. Wala na kayong hihilingin pa. May itatayong mga malls at salon sa Saudi. Mataas ang demand ng produkto nila sa atin, kaya imbis na mag-export ako, magpapadala na lang ako ng mga workers doon. At kayo, ang mga napili kong ipadadala sa Saudi. Triple na sinusweldo ninyo dito, ang matatanggap niyo doon. Ma'am, may placement fee ho ba? Wala ho kasi akong maibabayad para doon. Wala kayong ilalabas ni isang kusing. Sagutin lahat yan ng business partner ko. Raymond, siya nga pala ang asawa ko, si Margaret. Hi, Raymond. Mama na itawag mo sa akin, ha? Welcome home. O, tama-tama. It's lunchtime. Gutom ka na siguro, ano? Iupo mo na siya. Tingnan mo nga naman. Kahapon, isa lang anak ko, ngayon dalawa na. Papa, andito si Lolo. Shall we? Raymond! Sabi, shall we? Ibig sabihin, shall we pray? In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Ano? Ampun ka lang pala eh. Ayos, dalawa tayong sampid dito. Wow, ang yaman nila, no? Jackpot, ang bata mo pa para mag-isip masyado ng pera. Pero hindi ganun ka-importante ang yaman sa mundong ito. Kurni mo naman kakwentuhan. Pero sige, ako... Gusto ko, maging mayaman na mayaman para abulin ako ng mga babae. Ayos ba yun? Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa inyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan. Raymond, kung matutulog ka lang sa misa, huwag ka nang sumama sa simbahan, ha? Sorry po, Mami. Uy, bolo! Laro tayo! Di kasi ako marunong eh. Ano? Di kasi ako masyadong ini-encourage ni Mama sa sports. Kaya pala ang lampam eh. O ganito. O. Basa mo. Saudi? Pero malaking kikitain ko dun na eh. Halos triple. Tatlong taon nga lang ang kontrata ko dun. Sa una, walang uwian. Gusto naman anak, ang tagal naman yun. Pero sayang ang pagkakataon ay, alam nyo, sa loob lang ng 3 o 5 taon, makakabili na ako ng bahay talaga natin. Sabi, kumain ka na. Tao po. Anong ginagawa mo dito? Choleng, kailangan natin mag-usap. Tay? Tay! Natuloy ang kasal. Pinagbantaan nila ang buhay ng pamilya ko. Pati na ang buhay niyong mag-ina. Natakot ako para sa kaligtasan ninyo. Alam mo ba ang sinabi niya?
Siya ang nagpasunog ng bahay niyo sa isla. Magsampa ka ng kaso. Magdemanda ka, Choling. Masyado mabigat ang ginawa niya sa inyo. Alam mo namang mabigat din ang kasalanan ko sa kanila. Kung totoo man na sila nagpasunog ng bahay namin, siguro naman, amanos na kami ngayon. Salamat sa impormasyon. Bumalik ka na kay Margaret. Pero ikaw, mahal ko. Umalis ka na, sabi! Umalis ka na! Alis na! Tay! Tay, please! Huwag mo akong iiwan! Sabel? Tay! Pasok, Sabel! Umalis ka na, Jamie! Huwag ka nang babalik dito! Sabel! Pasok, sabi! Pasok! Nay! Tay! Sabel, makinig ka! Makinig ka, Sabel! Nanay mo, kung alam lang nila, umalis si Jimmy. Baka hindi na siya bumalik. Hindi ko kayang mawala siya eh. Gusto mo? Kamusta na nanay mo? Mamamatay na ba? Huwag mong sasabihin ulit yun, ha? Joke lang. Ang init naman agad ang ulo mo. Tol mo ako, di ba? Bakit ba ganyan tatay mo? Pinakasalan na nga si mama. Ayaw pang tumira dito. Ewan ko dun. Yung nanay ko nga sa tondo, masayista. Inanakan niya lang, pero hindi na binalikan. Pinapadalhan niya lang kami ng unting pera galing sa Santa Elena. Hindi nga ako sinisilip nun eh. Ano bang ingayari sa'yo? Tigilan mo yung kahiyak mo. Kapag ganyan ka ng ganyan, palalayasin ko masawa mo. Mayaman ka naman eh. Akin na to. Magnanakaw ka. Ang sama mo. Ano nangyayari dito, ha? Ano nangyayari dito? Ha? Yung anak nyo, tinanggap na nga ni Mami nang nanakaw pa. Totoo ba yan? Totoo ba yan? Sino nagturo sa'yo magnakaw, ha? Ha? Yan ba natutunan mo? Ha? Yan ba tinuturo sa'yo ng nanay mo? Ha? Masama ang magnakaw, alam mo ba yun? Masama ang magnakaw! Ha? Huwag na huwag! Papa, tama lang mo! Nasaksak na lang po si Raymond! Halika, makasabi. Mabihis ka! Mabihis ka ba? Ayoko! Ayoko naman sa'yo! Wala ko naman sinabi! Wala ko silbet, tatay! Raymond! Ano kagulungan yun? May narinig akong nagnakaw. Ano yun? Halika, sumama ka sa akin. Sumama! Halika! Mabuti naman at nakapag-decision ka, Choling. Akala ko tatanggihan mo ko eh. Ayoko na pong palagpasin eh. Para po sa kinabukasan ni Sabel. Ang swerte naman ng anak mo sa'yo, Choling. Sige, iahabol ko na lang itong papeles sa mga kasama mo. Tulog! Sir! Sorry na po! Hindi na po ako ulit! Bakit ka nagnakaw? Narinig ko po. Palalayasin niyo po ang tatay ko. Natakot po ako kaya ako nagnakaw. Hindi kita maintindihan. Kapag pinalayas niyo po kami, hindi naman po ako alagaan ng tatay ko. Nagnakaw po ako para pambili ng pagkain kahit mag-isa po ako. Kino, tayo na. Saan po tayo, sir? Sa bahay. Iuwi ko ang apo ko. Salamat po. Salamat po. Sabel, pwede ba tayo mag-usap? Anak, please naman oh. Kahit sandali lang. Mahirap ang buhay ngayon. Yung kinikita ko, kulang na kulang para sa ating tatlo ni nanay. Kaya nag-apply ako sa Saudi. Nay, magdenegosyo naman po kami ni Lola eh. Magluluto po kami at maglalako ng buko pie.
Malaki po kikitain namin doon. Pero anak, hindi pa rin sapat yun. Anak, pumasa na ako. Malapit na akong umalis. At pangako, sa unang sweldo ko, ang unang-una kong bibilhin ay ang lutuan niyo ng buko pie. Raymond. Jimmy, hindi ka dapat magduda. Anak mo talaga siya. Inasikaso yan ng papa kasabay ng araw na sinundo niya si Raymond. Jimmy. Galing ka na. Ano to? Nakita ko yan sa bayan. Pinabili ko kay Lolo. Tig-isa tayo. Ito sa akin, oh. Salamat, ha. Dido, sorry, ha. Nanakawan kita. Pero hindi naman ako talaga magnanakaw. Okay lang yun. Pero huwag mo nang ulitin yun, ha. Sama ka ba magsimba? Nagbihis na nga ako eh. Bilisan mo! Ayaw ni Mamang nalilate. Diba, Dido? Sabi mo, masaya ka na. May kapatid ka na. Ako rin, masaya na. May utol na akong totoo. Kanina pa kayo inihintay na Mamang yun. Sasama ko ba kayo magsimba? Raymond, pwede ba tayo mag-usap? Ayayin mo lang ako umalis. Hindi ako sasama sa'yo. Alam ko marami akong pagkukulang. Ikaw lang naman ang may ayaw sa akin, di ba? Noon yun. Dahil nga akala ko iniisaan lang ako ng nanay. Pero sa mga sinabi mo kagabi, para ako na to. Pero hindi pa naman huli yun lahat, di ba? Para makabawi ako sa'yo. Kung ipapangako mong kahit kailan, hindi na tayo aalis sa bahay niya na dito. Pangako ka lang. Ako, ang dami-dami mo naman dalang damit, anak. Magtatayo ka ba ng sari-sari store sa Saudi? Nay, mahal daw kasi doon. Eh di para mapadala ko ng buo yung sweldo ko. Kayo nang bahala magdeposito sa bangko. Nay, huwag na tayo mag-iiyakan dito. Lalo lang ako mahihirapan yan eh. Tatlong taon naman yun, anak eh. Magandang araw po. Kita Charling pa ba ang puni nanay at tatay sa inyo? Si Saudi. Ay, naku, pakisabi sa kanila. Salamat, ha? Salamat. Winkel, halika na nga. Marami pa tayong assignment. Ito na. Sana hindi na umalis si nanay. Eh, di pigilan mo. Hindi ko masabi. Alam ko na. Gawan mo na lang ng card. Mag-sorry ka. Sabihin mo, babait ka na. Huwag lang siyang umalis. Sabihin mo, mahal mo siya. Dear Nanay, alam ko po kung sumisyon ako sa'yo. Sinasadya ako po lahat ng yon. Kasi galit ako. Kasi wala akong tatay. Kaya malungkot ako.
ng nanay. Magpapakabait ka, ha? Aalagaan ka ng lola mo. Pero dapat, alagaan mo rin siya, ha? Ayoko sanang umalis, anak. Pero para sa kinabukasan mo to, gusto ko maging maayos ang lahat para sa'yo. Anak, patawarin mo ang nanay, ha? Huwag ka mag-alala. Balang araw, makakahanap rin ako ng tatay para sa'yo. Alis na ako. Nay, huwag ka na lang po pumunta sa Saudi. Dito ka na lang po. Mabait ka naman pang nanay eh. Kahit lagi tayo nag-aaway, kasi baka lumahal kita, Nay. Mahal na mahal na mahal din kita, anak. Sabel! Sabel! Sabel, swimming tayo? Ikaw na lang? Kung nagpakabiit lang ako, kung hindi ako naghanap ng tatay, siguro, hindi aalis si nanay. Hindi naman, Sabel. Talagang para sa kinabukasan niyo yan. Yung iba kong tito at tita nag-abroad na rin eh. Halika na nga, ang bata pa natin para maging malungkot. Dapat happy tayo. Swimming? Tinig ko na nagpapahala. Tumahan ka't magsaya. Pagkat may sikat pa. Dadalhin ko si Dido sa Santa Elena. Dito ang mga babae, mas matipino. Ang ganda niya talaga eh. Hindi ah. Kahit wala ako dyan, nalalaman ko ang mga nangyayari. Iwas ka dyan sa Mabel na yan ah. Sabel po. Hello, Honay. Ano naman ang ginawa mo kahapon? Nagpapabaya ka na sa pag-aaral mo? Sabel, yan ang pasalubong. Nakita ko Sabel yung tatay mo. Talaga? Sabel nalunod. Kasi mo ngayon wala friend siya malay. Anong gagawin ko? Mouth to mouth mo na. Tugon sa seniors prom natin, tingin mo pag inayaw ko si Sabel, papayag siya? Partner daw kayo ni Dido sa JS Prom! Sa Manila na ako magka-college. Mamiss kita.